it's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And a life you give to me, the gift of a lifetime. That's what you give. The gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise. You gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's a gift of a Alright, so maraming salamat sa makalangit na awit na ating pong napakinggan sa gabing ito. At maraming pong salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong series na may pamagat na Hope in Times of Crisis. So ngayon po ay pangalawang gabi ng pag-aaral natin sa ating pong banal na kasulatan at aking pong dalangin na kayo ay nasa maayos na kalagayan at muli po nating matutunghayan ang katotohanan at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, lalo't higit ang pag-asa na kanyang patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa atin sa ganitong mga panahon at pagkakataon. Ngayong gabi mga kaibigan, ating pong muling matutunghayan ang pangalawang pag-aaral ng banal na kasulatan. Bago ang lahat, nais ko pong magbigay sa inyo ng isang kwento. Ito po ay isang hango sa isang pelikula. Kagabi, pelikula din, no? Ngayon ay pelikula din, mga kaibigan. Itong pelikula naman ay tungkol sa mga aso, no? Na ang tawag niyan sa English ay sled. Ibig sabihin, yung tao na nakasakay sa parang yung tawag sa amin yan ay kangga. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa Tagalog, pero parang nakasakay tapos hinihila siya ng mga aso. Doon po ito sa, doon lang ito nangyayari sa lugar na kung saan maraming snow, mga kaibigan. No? So, merong pagkakataon kasi na nagkaroon ng snowstorm. Kaya itong may-ari nitong mga aso ay umalis sa ibang lugar habang ipinapalipas yung bagyo ng mga niebe. No? Pero hindi niya namalayan samantalang siya ay nasa nagpapagaling kasi nagkaroon siya ng matinding sakit dahil doon sa lamig ng snow. Hindi niya namalayan mga kaibigan na
Ang kanya palang mga alagang aso ay naiwan doon sa lugar na kung saan wala pong nag-aalaga. Kaya mga kaibigan, yung mga aso ay kawawa ang kanilang kalagayan. Yung iba sa kanila ay namatay. At meron pa rin ilan mga kaibigan na mga aso na nag-survive doon sa lugar na kung saan wala po ang kanilang amo. Subalit nang malaman mga kaibigan ng kanilang amo, ng amo ng mga asong ito na naiwan ang kanyang mga aso doon, siya ay nagpursiging bumalik doon sa lugar na yan. Maraming mga balakid ang kanyang dinaranas, pero ang sabi nga doon na kahit anong mangyari, babalikan ko ang aking mga alagang aso. Mga kaibigan, sa panahong ito, tayo po ay nakaranas din ng mga pagsubok sa ating buhay, no? Lalo't higit sa mga sa pagkakataon na tayo po ay namatayan o nawalan ng mahal sa buhay. Katulad ng picture natin pong nakikita, no? So, isang tao, o hindi lang to sa picture mga kaibigan, kundi ito po ang realidad na nangyayari sa bawat isa sa atin. Isa pong nakakalungkot na pangyayari kung tayong lahat ay mawalan ng minamahal natin sa buhay. Noong 2 taon ang lumipas, ang aking nanay ay namatay. At isang nakakalungkot na pangyayari mga kaibigan na mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ito po ang mga karanasan na ating nararanasan, no? Sa mga tao, pagka tayong lahat ay nawalan ng mahal sa buhay, talagang isang napakalungkot na pangyayari ang ating pong dinaranas. Pero mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesucristo ay merong pangako sa bawat isa sa atin. Kung tayo lamang ay merong pananampalataya sa Kanya at pananampalataya sa Kanyang mga salita, meron pong pangako ang ating Panginoon Jesucristo, ang pag-asa na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, ang ating pong topic sa umagang ito, sa gabing ito, I should say, na may pamagat ang hinihintay na pag-asa. Ito po ay walang iba kundi ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang talata sa Biblia, mga kaibigan, napakagandang talata na ating pong babasa sa Biblia. Ganito po ang sinasabi, mga kaibigan, no, sa aklat ng Tito, ang kabanata nito ay kabanata 2 at ang talata nito ay talatang 13. Ganito po ang sinasabi, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa. No, gusto ko pong i-stretch yan. No? Hindi lang pag-asa, pero meron siyang tinatawag na adjective na napakaganda, no? Sa Tagalog. Di ko alam kung ano sa Tagalog ito, sa English adjective. Napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po ito pag-asa, kundi merong sinasabi dyan sa Biblia na napakagandang pag-asa mga kaibigan. At ito po ang ating inaasam-asam. Ito po ang inaasam-asam ng mga tao. At kung hindi nyo pa narinig ang tungkol dito mga kaibigan, akin po kayong inanyayahan sa gabing ito na ating pong tunghayan ang aral ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nangako si Jesus sa bawat sino man na sumasampalataya sa Kanya na siya'y muling babalik upang ibigay ang gantimpala. Of course, mga kaibigan, ito po ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo ng Kanyang pagbabalik dito sa lupa upang ibigay sa bawat isa sa atin doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, doon sa mga taong sumusunod sa Kanya, doon sa mga taong patuloy na tumatanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So meron pong mapalad na pag-asa na ibibigay sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ng Juan. Itong napakagandang pangako, mga kaibigan, na sinasabi dito sa aklat ng Juan. Kabanata 14, ang mga talata nito ay mula talatang 1 hanggang 3. Ang sabi diyan, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. No? Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa pagpapatuloy ang sabi dyan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Napakaganda ng pangako mga kaibigan. No? So ang ating Panginoong Jesucristo, kanyang sinalita ito sa kanyang mga alagad nung siya ay
Nandito pa sa lupa kasama ng kanyang mga alagad. Na ang sabi niya, huwag malungkot ang iyong mga puso. Ang sabi diyan sa banal na kasulatan. Ako ay pupunta sa langit at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At pagkatapos kong may paghanda kayo ng dakong kalalagyan, ito po mga kaibigan ang pangako ng ating Panginoon. Siya ay muling babalik, no? Siya ay muling paririto. Kaya ang sabi sa Biblia, upang kayo'y aking tanggapin. At kung kayo'y aking tanggapin, dadalhin ko kayo doon sa langit na bayan. Inahanda ng ating Panginoon Jesucristo para sa bawat isa sa atin. Opo mga kaibigan, anuman ang ating mga pinagdaraanang pagsubok sa ating buhay, may magandang sinasabi ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi diyan, let not your heart be troubled. Huwag daw magulumihanan o huwag mabahala ang ating mga puso. Ang sabi diyan, magtiwala lamang tayo sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. So yun po ang pag-asa na dapat nating maunawaan sa mga oras na ito mga kaibigan. Ang ating Panginoon Jesucristo ay muling babalik upang tayong lahat ay kukunin at dadalhin doon sa langit na inihanda para sa bawat isa sa atin. Siya ay muling darating, ang sabi nga dyan, upang tayo'y kanyang kunin at dalhin doon sa langit. Merong mga patutuo sa Biblia, mga kaibigan, sa katiyakang ito na sinasabi ang ating Panginoon Kristo. Okay? So, sangayon dyan sa aklat ng Hebreo, Kabanata 9, ang talata nito ay talatang 28, ganito po ang ating mababasa, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga, ano daw mga kaibigan ang inyong nababasa dyan sa screen, ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kaya po ako, isa po akong miyembro ng samahang Seventh-day Adventist Church. Sapagkat, ang ibig sabihin ng Adventist, mga kaibigan, ay yung nagsisipaghintay sa ating Panginoon Jesucristo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, sa gabi ito, mga kaibigan, muli pong nag-aanyaya ako sa inyo na ang ating Panginoon Jesucristo ay naghanda ng dako doon sa langit. At hindi magtatagal, siya po ay babalik dito sa lupa upang tayong lahat ay kunin at dadalhin doon sa bahay niya na ipinaghanda sa bawat isa sa atin. Okay? So, upo mga kaibigan, kung inyo pong nakikita, ito po ay illustration lamang. Isa lamang itong imagination ng isang pintor, mga kaibigan, o gumawa ng litratong ito. Pero, mas higit pa dyan ang mangyayari sa tunay na pangyayari, mga kaibigan, kung tayo pong lahat ay dadalhin ng ating Panginoong Kristo dun sa langit na bayan. Mayroong katangian mayroong mga katangian ang muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Una nito, mga kaibigan, ay ang pagbabalik ng Panginoon ay tunay na pangyayari. No? Sangayon sa Biblia, Gawa 1, talatang 11, ang sabi dyan, ito po ay istorya mga kaibigan, nang ang ating Panginoon Kristo ay paakyat na doon sa langit. Ito po ang kanyang sinasabi. No? Actually, ito po ay sinasabi ng mga anghel. No? Merong mga anghel na nagpakita doon sa kanyang mga alagad habang ang ating Panginoon Kristo ay paakyat doon sa langit at silang lahat ay nakatingala sa langit. At merong dalawang lalaki na nakaputi, yun po mga kaibigan ay mga anghel. Ganito po ang kanilang sinasabi. Bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? No, ang sabi dyan, itong Jesus, ang sabi dyan mga kaibigan sa talata, itong Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya doon sa langit. So, kung ano ang realidad mga kaibigan, ng pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo doon sa langit. Ganun din po ang realidad ng kanyang pagbabalik dito mga kaibigan sa lupang ito sangayon sa mga sa salita ng mga anghel na mababasa natin dyan sa talata. Kung papaanong itong Jesus na inyong nakita papunta sa langit, kung papaanong siya ay akyat sa langit, ganun din ang inyong makikita sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. So mga kaibigan, ang katangian ng pagparito ng ating Panginoon Jesucristo ay una, ito ay tunay na pangyayari. Hindi po ito, mga kaibigan, ay guni-guni lamang. Hindi po ito ay sinasabing, meron kasing mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya o sekta na dumating na ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. So, nandito na daw ang ating Panginoong Kristo. No? Meron ding ibang pananampalataya o paniniwala na tinatawag na sekretong
rapture o secret rapture, mga kaibigan, na ang idea ng secret rapture na ito, halimbawa, meron akong kasama dito, tapos naglalakad kami sa daan, tapos bigla na lang siyang nawala, naiwan niya lang, ang kanyang naiwan na lang dito ay salwal o pantalon, damit, brief, yun na lang naiwan niya, mga kaibigan. So meron ganong mga paniniwala na ating mga kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya tungkol sa ganitong usapin, mga kaibigan. Pero ang Biblia po ay nagpapakita sa atin ng napakagandang katotohanan na mismong ang mga anghel sa langit na nagsabi na katulad ng inyong nakita nitong Jesus na pumunta sa langit, yun din ang inyong makikita sa kanyang pagparito sa ikalawa. Okay, so yun po ang unang katangian, mga kaibigan. Ang pangalawa, ng katangian ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ang pagparito o pagbabalik ng Panginoon ay makikita, no? So, makikita po ito sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. So, lahat ng mga mata, no? Anuman ang iyong lahi, ikaw man ay inchik. Ang inchik ay mga singkit ang mata. Di ba? Ano pa, ikaw man ay maitim, no? Ikaw man ay maputi, ikaw man ay kayumanggi, ikaw man ay kulay dilaw, ikaw man ay batik-batik, no? Na lahi ng tao. Lahat po ng mga tao, mga kaibigan, ay makakita sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis o pahayag, no? Apokalipsis kapitulo 1 talatang 7, ang sabi diyan, narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng ano daw, mga kaibigan? Makikita siya ng bawat mata, no? Makikita siya ng bawat mata. So hindi lamang yung mga nananampalataya ang makakita sa kanyang pagparito, mga kaibigan. Kung siya ay dumating sa ikalawa, bawat mata makakakita, pwere lang sa mata ng pinya. So, di ba? So, bawat mata, mga kaibigan, of course, ang sinasabihan dito, mga tao, may mata din yung mga hayop kasi. Pero of course, ang context po dito, ang babalikan ng ating Panginoong Kristo, walang iba kundi ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Pero sang-ayon dyan sa idea, mga kaibigan, lahat ng mga tao ay makakakita sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Right? So, Mateo 24, talatang 30. Ganito po ang sinasabi. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at may dakilang kaluwalhatian. So yun po, mga kaibigan, ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Makikita sa lahat ng mga tao. Pwera lang doon sa mga namatay, of course, no? So makikita silang lahat kasi pagdating ng ating Panginoong Kristo, meron siyang mga darat ng buhay, no? So lahat na yon na mga buhay na darat na ng ating Panginoong Kristo, lahat po sila ay makakita sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. So ang pangatlong katangian, mga kaibigan, ang pagparito ng ating Panginoong Kristo o ang pagbabalik ng ating Panginoon ay maririnig. So kanina, tunay na pangyayari. Pangalawa, makikita. Ngayon, mga kaibigan, ay maririnig. No? Unang Tesalonika, unang Tesalonika, kabanata 4, ang talata nito ay 16, ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, no? May tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. So merong sigaw, mga kaibigan. So kung merong isang sigaw, siguro naman ay nakaranas na kayo na may sumisigaw at kung walang problema ang tenga mo o ang pandinig mo, pagka merong isang malakas na sigaw, posible o talagang tunay na makakarinig ka, mga kaibigan. So, ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay maririnig din, hindi lang sa makikita, maririnig, mga kaibigan, sapagkat ang sabi ng talata, merong isang sigaw, merong tinatawag na tinig ng arkanghel, at may tinatawag na trumpeta ng Diyos. So, ako po ay naniniwala na talagang napakaingay ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kasi merong sigaw, merong tinig ng arkanghel, merong trumpeta ng Diyos. Ito po ang maririnig ng mga tao sa buong sanlibutan sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan, hindi po ako naniniwala doon sa idea na sekreto, no? Yung tinatawag na secret rapture, sapagkat sinasabi ng Biblia na ano? Na maingay, maririnig ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. At ganito pa, mga kaibigan, ang pagpapatuloy ng talata. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ang pag-asa dito sa lupang ito, bagaman tayong lahat ay nalulungkot dahil sa pagkawalan ng ating mga mahal sa buhay, merong pag-asa
na ibinigay ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Ang sabi diyan sa 1 Tesalonica, mga kaibigan, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, bagaman tayong lahat, bagaman ako ay mamatay dito sa lupang ito, sapagkat ako ay sumasampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Kristo, namuhay na sakdal, at patuloy na merong relasyon sa ating Panginoong Kristo, kung ako ay mamatay dito sa lupa, mga kaibigan, ako po ay umaasa na pagdating ng ating Panginoong Kristo, ako muli ay bubuhayin niya. At ang sabi sa pangako, dadalhin doon sa langit na bayan. Kumusta po, mga kaibigan, ang inyong relasyon sa ating Panginoong Kristo ngayon? Ang inyo bang buhay ay punong-puno na walang pag-asa? Meron pong pag-asa binibigay ang ating Panginoong Kristo. Bagaman tayong lahat ay makaranas ng kamatayan, kung kayo po ay sumasampalataya, tinatanggap ang kaligtasan na inialok ng ating Panginoong Kristo, ang sabi dyan sa Biblia, mamatay man tayo, muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito. At ang sabi dyan sa pagpapatuloy, mga kaibigan, kung magkagayon tayong nangabubuhay, no? Na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. So, ganito, mga kaibigan, ang mangyayari. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, yung mga namatay na sumasampalataya sa Kanya, yung mga namatay na tumanggap ng kaligtasan ng ating Panginoong Kristo, sila po ay unang mabubuhay. Hindi agad-agad yung mga darat ng buhay, hindi po agad-agad sila ay akyat papunta sa langit. Hihintayin ng mga taong nabubuhay, yung mga taong namatay na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At pagkatapos nilang mabuhay, sabay-sabay na ang sabi dyan sa talata, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila. Itong nila, mga kaibigan, yung mga namatay. Aagawing kasama nila sa mga alapaap. At ang sabi dyan sa talata, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Wow! Hindi lang ito wow. Wow na wow, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ito ay makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga po ang ating topic sa gabing ito, ang hinihintay nating pag-asa. Sapagkat dito sa lupang ito, kung tayong lahat ay hirap na sa ating buhay, parang gusto na natin, mga kaibigan, na bumalik na lang ang ating Panginoong Kristo sa tindi ng hirap nating naranasan na para bagang hindi natin kinakaya. Subalit sa Biblia, ang pangako ng ating Panginoong Kristo ay makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Upang, mga kaibigan, ang libingan ay bubuksan upang muling maranasan ang pagbubuklod ng bawat pamilya, mga kaibigan. Ang mga mahal sa buhay na namatay dahil sa, of course, sa kasalanan. Ito po ang kabayaran ng kamatayan. Ang lahat ng mga tao ay nakaranas ng kamatayan dahil sa kasalanan. Subalit, kung tayong lahat ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Itong pinaghiwalay ng kamatayan, itong relasyon ng bawat pamilya, mga kaibigan, na pinaghiwalay ng kamatayan, muling pagbubuklodin ng ating Panginoong Kristo sa muli niyang pagbabalik dito sa lupang ito. Kaya, mga kaibigan, kayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Kristo. Tanggapin po ninyo ang pag-asa at kaligtasan ng kanyang inalok sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa pamamagitan nito, maranasan po natin ang pag-asa na kanyang ibinibigay. So, ang pang-apat na katangian ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang pagbabalik ay maluwalhati. No? Kanina, tunay na pangyayari. Sunod, makikita ng bawat mata. Ang sunod, mga kaibigan, ay maririnig. At ang pang-apat, mga kaibigan, ay maluwalhati. No? So, ang sabi dyan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, talatang 27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian, kaya maluwalhati, mga kaibigan, ng kanyang ama nakasama ng kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So, ang tunay na Kristo, mga kaibigan, na darating mula sa mga alapaap. Ang tunay na Kristo, mga kaibigan, na darating ay darating siya upang buhayin ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So ito po ang tunay na Kristo, mga kaibigan, na aking pong sinasampalatayanan, na aking pong hinihintay.
Hindi po yung ibang mga haka-haka o ibang istorya ng ibang tao, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo ay dumating na sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Panginoong Kristo ay, o yung idea na secret rapture, hindi po yan, mga kaibigan, sapagkat ang tunay na sinasabi ng Biblia, kung ating pong susundin ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, ang tunay na Kristo na darating, mararanasan po ang ganitong mga pangyayari. Kanyang bubuhayan ang mga patay, siya po ay darating mula sa mga alapaap ng langit, mga kaibigan. Okay? Ang panglimang katangian ng pagbabalik ng ating Panginoon ay kagila-gilalas na pangyayari. Apokalipsis 22, talatang 12 ang sabi dyan, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, ay darating, katulad ng sinabi ko kanina, upang ibigay sa bawat tao ang gantimpala. No? So dalawang klaseng tao o dalawang uri ng tao, mga kaibigan, ang darat na ng ating Panginoong Kristo. Yung mga darat na masaya dahil sila po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ang pangalawang uri ng tao, mga kaibigan, grupo ng tao ay talagang terrible ang kanilang pakiramdam sapagkat sila ay natatakot, sapagkat sila ay nababahala sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. So dalawang uri ng tao ang kanyang daratnan. No? So ganito, mga kaibigan, ang sinasabi sa Apokalipsis 6:15-17. Ito po yung mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang kanilang, ang mangyayari sa kanila. Ito po ang kanilang kalagayan, mga kaibigan. Apokalipsis 6:15-17, ganito po ang sinasabi. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, no? Ay nagsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. So ito, mga kaibigan, ang isang napakatiribling pangyayari doon sa mga taong hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Darating ang ating Panginoong Kristo na may dalawang uri ng tao na kanyang daratnan, doon sa mga maliligtas at doon sa mga hindi maliligtas. Doon sa mga maliligtas, mga kaibigan, ang kanilang impression sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, sila po ay masaya sapagkat ito na po ang kanilang hinihintay na pag-asa. Subalit doon sa mga tao na hindi tumanggap sa paanyaya ng ating Panginoong Kristo, doon sa mga tao na parang sa kanila ay wala lang, katulad dito ang ating katotohanan na napapanood at napapakinggan, parang sa kanila ay wala lang, mga kaibigan, darating ang wakas sa kanilang mga buhay. Sa lahat, ang sabi dyan, ng mga taong dumaranas ng hirap, sakit, kamatayan at mga pagsubok, meron pong mapalad na pag-asa, mga kaibigan, para sa kanila. Ang pagdating ni Jesus at ang wakas ng sanlibutan ay malapit na. Kaya tulad ng panahon ni Noe, tayong lahat ay pinaalalahanang maghanda. No? So ito ang purpose, mga kaibigan. Ito ang layunin kung bakit sa ganitong kaparaanan na ang iyong lingkod ay makapagpaabot ng pabalita, pabalitang pag-asa sa bawat isa sa inyo, diyan sa inyong mga tahanan o saan man kayo naroon, mga kaibigan. Ito po ang pagpapaalaala sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay maghanda sapagkat ang pagparito ng ating Panginoong Kristo ay hindi po natin alam kung anong oras, anong petsa, anong panahon siya po ay darating na hindi natin inaasahan. Ano pong istorya, mga kaibigan, doon sa nangyari sa panahon ni Noe? Nang sabi dyan, no? Sa panahon ni Noe, mga kaibigan, si Noe ay nangaral ng ilang taon upang ipaalam sa mga tao na mayroong dilubyo, mayroong baha na darating. Ang mga tao ay walang pakialam sa paanyaya ni Noe. Hanggang sa dumating, mga kaibigan, ang panahon na ginunaw ng ating Panginoong Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng baha. Sila po ay hindi nakaligtas. Ang pamilya lamang ni Noe ang nakaligtas. Kaya ang sabi dyan, huwag nating ipagwalang bahala ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag natin sayangin ang
mahalagang oras sa paghahanda ng kanyang ikalawang pagparito. Kaya isa ito, mga kaibigan, sa kaparaanan na gusto kong maabot kayo. Sa ganitong kaparaanan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa teknolohiya na naimbento ng mga tao. Sapagkat sa pamamagitan nito, amin pong maipaabot ang pabalita, lalo tigit sa paghahanda ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya mga kaibigan, huwag po nating sayangin ang panahon na atin pong ipinamamalagi dito sa lupa. Ang panahon, dapat tayong lahat ay nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng kanyang mga salita, tinatanggap ang kaligtasan na mula sa kanya, sapagkat darating ang panahon na itong mundong ito ay magwawakas. Ang sabi nga dyan sa pagpapatuloy, baka tayo'y mahuli at mapahamak tulad na nangyari sa maraming tao sa panahon ni Noe. Kaya tunay na malapit na ang pagdating ni Jesus. Ito ang dakilang pag-asa ng bawat isa sa atin, mga kaibigan. Ang tanong sa gabing ito, kayo po ba ay handa sa kanyang pagdating? Mga kaibigan, nais po nating muling mapakinggan ang isang mensahe sa awit. Ito po ay pagpapakita sa bawat isa sa atin, paghahanda ng ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan, kung nais nyo po na maghanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, akin po kayong inaniyahan na muli nating pagbulay-bulayan ang ating sarili habang ating mapapakinggan ang mensahe sa awit sa gabing ito. Amen, mga kaibigan. No? So, sang-ayon sa awit natin pong napakinggan, ang panahon ay malapit na. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa mga oras na ito, mga kaibigan, muli po, akin po kayong inanyayahan na lumapit sa ating Panginoong Kristo. Siya po ang makatutulong sa atin upang tayong lahat ay bigyan ng kaligtasan at ito ang pag-asa na inaasahan at ito ang pag-asa na ating hinihintay. Muli po, mga kaibigan, sa gabing ito, nais ko pong anyayahan kayo sa isang panalangin.
Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos sa mga oras na ito, muli po naming natunghayan at napag-aralan ang katotohanan sa banal na kasulatan sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo. Opo, dakilang Diyos, marami po sa aking mga kaibigan ang nakakapanood na marahil hindi sila handa sa ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo. Marahil ang kanilang buhay ay sinasayang sa mga kung ano-anong mga bagay na kanilang ginagawa. Subalit sa mga oras na ito, dakilang Diyos, aking pong dalangin na ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang kanilang maranasan. Turuan sila, O Diyos, na sila ay maghanda sa malapit ng pagparito ng aming Panginoong Kristo. Nawa po, dakilang Diyos, ang mensaheng ito ay hindi mawala ng saysay, kundi magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng pag-asa sa bawat isa ng aking mga kaibigan na nakakapanood ng aming pong pagtatanghal na ito. Salamat po, Diyos, sa pangako at amin lamang ito hiling sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong panunood at pakikinig ng aming presentation. At bukas po muli ng ganitong oras, amin po kayong inaniyahan at muli po natin mapapakinggan ang pangako at pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pagpalain kayo sa gabing ito.